siya. Ang maraming nangyari. In the sense na, number one, nagkasakit yung anak niya. Pneumonia. Or, basta nagkasakit. And he needed to be hospitalized in St. Luke's. Nag-apat na araw sa, limang araw. So, hindi siya nakapag. Yeah, ICU. So, siyempre, disturb ang utak, blah, blah, blah. You can, so, nag-cancel kami ng, aside from the, siyempre, you miss the band rehearsal. Number two, she also missed the, yung mga mall shows. Nag-pack up kami ng apat o lima. Kasi, hindi ka siya makafocus dahil ang utak niya, isa lang anak niya, di ba? Nandun yung anak niya sa ICU. And then, after 4 or 5 days, nag-regular room na. Na mga 2 days. Basta 1 week siya sa hospital. So, kailan matutuloy? May plan pa ba? Nagta-target kami nung base sa last usapan namin, September. Kasi, gusto mag-focus ni gusto tapusin ni Janella yung responsibilities niya sa number one. Yung kasi until now may promo pa rin ang Malyari abroad. Sa Singapore nagaganyan bilang mabait na tinutupad niya yung trabaho ng isang artista ng Malyari, pinupunta niya abroad. Number two, promo ng Parallel Skies. Di ba? Merong pang iba-ibang showing, di ba? Ng mga either Bangkok showing or Singapore showing. Iba-ibang pecha yon. So, pag iba-ibang pecha, iba-ibang promo. Iba-ibang promo na kailangan mo pumunta dun sa nasabing bansa. So, na-occupy yung oras niya. Doon. And then, siyempre, pinasok na namin yung matagal na nabimbin na schedule na how to be a good wife na mag-uumpisa with Jane De Leon. Dito, sa Rigal. Hindi, nabimbin eh. Di ba na nagkagulo ang schedule at naging busy rin yung schedule nila June 9. Tapos, ang baba ng pelikula na don't call me na lang. Gano'ng kahaba na? 18 days. Totoo ba yun? Pang epic yun eh. Pang ano na yun. 18? Naka-record ka direct ah. Sorry. Sabi ko naman off the record. Sabi ko Naka-record ka direct. Pero, siyempre, mayaman yung mga producer dahil co-prod yan. Sino yung na Idea First and Legal. Mayaman nga. Mayaman. 18 days. At least hindi 2 days, di ba? Gusto mo ba 2 days lang? 7 days? Gusto mo ba 7 days lang? Napaka-ambisyosa ng project. Kasi pag binasa mo yung script, maraming requirements ng pelikula at maraming set na gagawin. Ambisyosa yun. It's a very ambitious and expensive project. Kaya ang dialogue ni Janella, don't quote me nila. Sabi niya, don't quote me, naka-record to. Sabi niya, magagawa ba talaga ito? Tignan na lang natin. Duda siya, in a way. Magagawa ba talaga ito? Kasi kung magagawa yun, edi very good. Kasi Janella for one is excited for the role and the project. Kasi may pagka-offbeat yung character. Kasi how to be a good wife. Yun. Basta may mystery sa kwento. Exciting. Hindi siya for the record, hindi siya GL, hindi siya tomboy, hindi siya ganon. Pareho silang may asawa. Pero ikaw direct kasi... Hindi siya GL. Kasi maraming fans na nagtatanong, yun nga, diba? Kasi GL dahil sa Darna, no? Nagkaroon sila ng fans eh. So, para lang klaro, hindi siya GL. Pero ikaw as manager ni Janella, anong na-feel mo doon na parang pinalaki yung pausap ngayon. Nung napanood ko, I think it was blown out of proportion in the sense that when I reviewed the material on YouTube or TikTok, whatever, blah, 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 napakaganda naman yung pagkakabigil niya na, pausap ko eh, kayo na lang. Napaka-sweet naman ng delivery. So I just don't understand the bashing na yung bashing includes
pati yung anak niya na nadamay. Kasi sinama siya, nakasabang kalulungkot si ano, si Janela. Kasi pati anak niya na nadamay sa bashing. Eh, kawawa naman yung tao. Good sila nila, Kim Chu. Ayo, and she apologized. Ah, she apologized. She apologized. After? Yeah, she apologized. Eh kasi di ba nag-dialogue din si Vice na huwag ngayon paus siya. Oo, naging drowning ano na din. Correct. So nakadagdag ba yun sa... Yeah, tama. So anong in-advise mo sa kanya na... na kasi uminit siya talaga sa ex kinag-usapan siya. So, well, media. At parang ninega yung personality niya, yung pagkatapin. That's true. Hmm? That's true. So, kaya nga, ano ba napag-usapan is be more careful with what you say on air. Kasi you can never tell what is the effect of those words or say or statements to the public. Baka doon ka mahusgahan na hindi mo naman gusto. Although, alam mo ang ganda ng pagka-deliver niya. Huwag walang mali siya. Innocente yung pinakasal. Napagod mo ba? Napagod eh. Hindi, walang ano eh. Walang, hindi siya nagtaray. Hindi siya, kayo na lang. Hey. Diba? Baka dahil doon sa reaction din ni Kim, na parang naano siya. Napahiya siya. Parang doon tama nag-start yung ano. Tama ka doon. Tama. Okay. Understandable naman. Okay. At least di ka sumugod sa kung kanino man. Diba? Di mo sila sinugod. Dati kasi kaya mong gawin yun. Wala akong sinugod ever kay Maricel Soriano. Sa bagay. Kasi siya mismo sumusugod. Ayan, thank you, Dire.